Game 3, Lakers versus Denver Nuggets. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng Lakers para masigurado ang panalo sa Game 3? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Sa Game 2 ay kamuntikan ng manalo ang Lakers kung saan umabot pa nga sa 20 points ang kanilang naging kalamangan. Pero sa huli, nadurog ang kanilang mga puso nang maibao ni Jamal Murray ang kanyang game-winning buzzer-beater jumper over Anthony Davis. Kung titingnan natin, okay naman ang kanilang naging laro lalo na sa first half. Nag-step up na rin itong si D'Lo na gumawa ng 23 points at 7 three-pointer. Pero bakit natalo pa rin? Well, nagbago ang lahat late in the third quarter nang nahirapan lang makascore ang Lakers at sa kabaliktaran, umi-score naman ang Denver Nuggets sa pangungunayan ni Nikola Jokic. Lalo na nang mag-small ball ang Lakers, kinawawa lang niya etong si Rui Hachimura. Ayon dito kay James Worthy, ang pinakadahilan kung bakit natalo ang Lakers dahil wala daw itong killer instinct. Bukod doon, gumawa ang Lakers ng mga walang kabuluhang plays. Dapat daw ay tumatawag ng play itong si Coach Darvin Ham at huwag basta hayaan ang kanyang mga player na gawin kung ano ang gusto nila. Ayon naman dito kay former Lakers champion Robert Horry, iwasan daw ng Lakers gumawa ng mga fancy basketball play at gawin na lang itong simple. Hanapin daw ang mismatch at ang mismatch nga daw ay dito kay Anthony Davis. Yun daw ang strategy na nag-succeed sa first half pero inabandon na nga sa fourth quarter. So ano nga ba ang masabi nyo dito mga amigo? Sa post-game interview ay sinabi pa ni Anthony Davis na minsan daw may mga pagkakataon na hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa on both sides of the floor. At para manalo sa Game 3 ay kailangan daw nilang ayusin lang ito. Ayon naman kay Darvin Ham, gawa lang ng frustration. Kaya ganito ang naging pahayag ni Anthony Davis at hindi daw siya dito sumasang-ayon dahil sa kanyang palagay ay very organized ang kanyang coaching staff. Ano ang masasabi nyo dito mga amigo sa sinasabi ni Coach Darvin Ham? Well, paano nga ba makakabawi ang Lakers sa Game 3? Para manalo ang Lakers ay gawin lang nila ang ginawa nila ng Game 2. Maging masipag sa depensa, ipakita ang hustle play at maglaro ng desperado na parang wala nang susunod. Iwasan din hanggat maaari mag-small ball lineup dahil paniguradong kakawawain lang sila ng Denver Nuggets. I-manage din ang mga minuto ni Anthony Davis at LeBron James at siguraduhin maging fresh para sa fourth quarter hanggat maaari. Hindi yung sobrang pagod na sila na makikita mong humahawak na sa kanilang mga tuhod. Mag-stick din sa kanilang game plan na matagumpay at huwag hayaan magkanya-kanya ng laruan. Dapat din mag-step up na itong si Rui Hachimura at Austin Reeves. Maglaro sila ng buong tapang at alisin ang mga daga sa kanilang dibdib. Panghuli, kailangan nilang iwasan magkamali hanggat maaari ay maging maalaga sa bola. Dapat din nilang kunin ang advice nitong si Robert Horry dahil malaking tulong ito para sa kanila hanggat maaari. Magiging advantage din para sa Lakers ang Game 3 dahil gaganapin ito sa home court ng Los Angeles Lakers alas 10 ng umaga bukas April 26 Philippine Time. Hindi pa makakapaglaro sa Game 3 si Jared Vanderbilt at Christian Wood sa kabila ng mga report na pwede na sila makabalik. Well, nakita natin si Vando na gumagawa na ng ilang basketball activities at medyo okay na rin ang kanyang galawan. Sana lang ay makabalik na siya dahil kailangan na ang kanyang solid na depensa.